Sa pasilip ng upcoming film na Made in Malacañang, merong dalang mga torch o sulo ang mga sumugod sa Malacañang noong 1986. Ang pelikulang iyan ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap, nakabase raw sa natunghayan ng isang reliable source. Totoo nga bang may dalang sulo ang mga relista noon? Work of fiction lamang daw ito o sa madaling salita ay kathang isip. Ginawa para mas maging madrama ang pelikula. Hindi naman malinaw kung ito ba ang mismong natunghayan ng sinasabing isang reliable source. Pero ang malinaw, hindi ito ang nakita ng abogadong si Wilfredo Garrido na isa sa mga nagprotesta noong gabi ng February 25, 1986. Pinakita pa niya ang mga litrato bilang pruweba. Wala po ni isang sulo sa litrato. Ibang-iba ito sa pinasilip sa pelikulang Made in Malacañang. Pero si Yap naninindigan. Hindi niya tinatangging walang ang sulo sa mismong pagsugod noon sa Malacañang. Pero giniit niyang hindi documentary o biopic ang kanyang pelikula. Bago yan, sinabi rin ni Senadora Amy Marcos na panahon na para sila naman daw ang magkwento na nangyari noong 1986. Bakit natin sinapact-check po ito? Kasi sa panahon ngayon, madaling ikubli ang mga malisyosong propaganda sa iba't ibang klase ng content. Gaya po sa eksenang yan, na tila pinapalabas na violente at barbariko ang EDSA Revolution. Gayong malayo ito sa mga tunay na nangyari noon. Ang totoo, tinawag itong peaceful o mapayapang people power noong 1986. Inangan pa nga yan ng maraming bansa. Kaya po mga kapatid, palaging suriin at maging kritikal at mapanuri sa kung ano ang work of fiction o kathang isip at kung ano naman ang totoong laman ng ating kasaysayan na nakabase sa mga ebidensya. Ito ang pagdiriwang.